makita yung diode pag may pumutok siya, yung puno na ng diode na to, meron siya makitang parang soldering ganito, yung lead na parang namumuti-muti. Sabihin nyo na pumutok yun. Sabihin nyo nang sira o pundi. So bali, ang magka-jumper kasi nito ay positive-negative. So bali, ito yung side na to ay, side na to, positive. Ito yung side ay negative. So ganito lang ang chichikin natin. Gamit tayo ng multimeter. So hello guys, welcome back again sa akin YouTube channel. So guys, meron tayong alternator dito. So meron tayong alternator. So bali itong alternator na to guys ay voltage type na siya o na-convert na sa voltage regulator. So, pero ito yan, dating IC type. So kayo nang sisir ko sa inyo, paano tayo mag-check nito or paano natin malalaman kung yung ang ating alternator ay gumagana or paano natin checkin kung bakit ang ating hindi kumakarga. For example, naka-voltage regulator na kayo. So, ngayon natin malalaman o ma-check natin kung ang problema electrical or voltage regulator may problema or alternator. So, bago yan guys, kabisaduhin nyo muna yung connection sa voltage regulator bago kayo pumunta rito sa alternator. Pero mamaya, ipapakita ko to kung paano mag-check ng bawat bawat component sa loob nito. Papakita ko paano pag-check para sigurado tayo. So yung una mo nating checkin o kabisaduhin yung linya ng voltage regulator. So meron ako rito ng voltage, nag-print out na ako ng voltage regulator. So bali ito yung ating ABR na to na 551 ay 12 volts ito. Tapos itong 615 ay 24. So dapat ito muna yung ating ang inyong kabisaduhin para malaman nyo kung may problema itong alternator. So kasi mangyayari, ito yung ating alternator may ay yung ating EVR ay may ignition, neutral field, tapos ignition earth, light indicator sa battery. Ganun din yung 24 volts. Magkaiba sila. Basta yung may puti, yung may bilog na to. Ito, yan na ignition yan para sa ignition. Yan, kaya nilagyan ko siya ng bilog din. Yan. Ito ating 24 volts, neutral ignition, light indicator, earth or negative or field. So, ganun din yung ating voltage, ganun din yung ating alternator. Meron din siyang earth, field, saka neutral. So, bali, pag na-convert kasi sa voltage regulator, guys, ang alternator, hindi natin alam kung saan dito yung para sa field, neutral, saka ground or earth. So bali ito, bali pinaka ano lang ito, pinaka pinakita ko lang kung para pag-check natin or kung ano meron sa alternator. So bali yung alternator natin mayroong apat yan eh, may apat na terminal or apat na pin, isang main or output sa itong tatlo. So bali kabisado nyo muna ito. Pag nakabisado nyo na or pag alam nyo na kung saan yung ignition sa kayong field neutral. Kasi pag-check nyo guys, kung may problema yung ating voltage regulator or alternator or ignition or supply nito. So, ganitong gawin nyo, gamit kayo ng test lamp. Tapos, yung clip ng alligator clip ng test lamp, i-clip nyo muna sa negative ng battery. Or sa body ground, yung clip ng alligator ng test lamp. Tapos, checkin nyo ito kung may supply. Galing sa positive ng battery, dapat to, ano to eh, may positive supply siya. Tapos, i-on nyo yung ignition switch. Checkin nyo rin kung may run siyang ignition. O may supply ito, yung ignition nito. Ito yung 24, 12 volts. Tapos ngayon, pag meron siyang supply, for example, na-check nyo na mayroon siyang ignition, so ang gagawin nyo, bunutin nyo yung socket ng voltage regulator. Kasi may socket pa to para dito eh. So, bunutin nyo yung socket na yon, tapos tandaan nyo kung saan napatapat yung field. Diba? Tanda nyo kung saan napatapat yung field. Tapos, ang gagawin sa field na yon, yung test lamp,
lipat nyo sa positive yung alligator clip, tapos chichikin nyo ito. Tusukin nyo itong socket nito, tusukin nyo ng tislam kung iilaw. Dapat yung ilaw ng tislam, hindi siya maliwanag, medyo malabo siya, hindi siya malingas. Pero makasure, para sure kayo, gamit kayo ng wire. So, in dulo ng wire, i-clip nyo rito, ikabit sa positive, tapos yung kabilang dulo ng wire, yun ang i-spark nyo dito. Magti-spark kayo. Dapat yung spark nun ni ano, yung spark nun ni parang nag-agaw yung blue saka pula ang spark ng para sa 12. Ganun din to sa 24 volts. Basta yun ang unahin nyo, yung 12, chichikin nyo. Ibig sabihin, pag merong spark, ibig sabihin, okay yung carbon brass ng alternator. Pag walang spark, ibig sabihin, wala siyang putol yung pudpud na yung carbon brass. Yun ang patandaan. Pag hindi pudpud yung carbon brass, baka yung rotor ang may problema. Yun ang una-una yung katandaan para hindi na kayo mag-backlash kabit ng alternator. Sa labas pa lang, chichikin nyo na kung anong meron yung alternator. Tapos, ganun din yung 24 volts. Dapat kabisaduhin nyo rin kung saan yung failed. Tapos pag na for example na check niyo may failed siya para kayo makasure na kumakarga, so hayaan niyo yung supply na yon na yung kabila ng wire na sa positive or sa terminal na to ng positive ng alternator. Hayaan niyo siya nakakabit dito o kaya ipaandarin niyo muna yung makina. Tapos saka ulit checkin niyo, lagay niyo ulit ng supply itong failed. So doon niyo malalaman kung kumakarga yung alternator. Saka kailangan nyo, pag nalagay yung supply ito, ano ito eh, parang re-rekta nyo na eh, hindi siya dumaan dito. Re-rekta nyo na yung socket na yun na nakapit dito. Lagay nyo ng, sabi ko kayo na lagay nyo ng positive dito sa pandar nyo yung makina. Pag umandar at nagkakarga, dapat yung karga nun ay mga 25 to 30 amperes o higit pa. Pag mayroon sa ampere gauge. Pag naka voltmeter naman, ibig sabihin, mas higit pa sa 15 hanggang 18 ang charging niya. Kasi nakarekta ito, nirekta nyo na itong ano, nirekta nyo yung supply ng failed. Ganun ang pag-check. Pero pag mahina, pag lagay nyo rito ng supply, pag mahina ang charging niya, kung hindi siya kumakarga ng ganun kataas, ng 15 or 16, 18, sabihin may problema din to. Kasi nakarekta na ito eh. Ganon din ang pagtitesting sa 24 volts. Kuha niya ba? Pag mahina yun, ibig sabihin, may problema itong alternator. O di kaya ang ginagawa ko dyan, pag nakarikta itong, for example, nakarikta na ito yung power dito, ang ginagawa ko, yung test lamp naman ang ginagawa ko, i-click po sa yung test lamp, yung alligator clip ng test lamp, i-click po dun sa negative, tapos tusukin ko ang neutral. Doon nyo malalaman kung dapat pag ina-RPM nyo, habang umandar yung makina, taas yung RPM, dapat yung ilaw, iilaw yung ito eh, iilaw yung sa neutral na socket, na pin, or na butas. Pag umilaw yon, dapat pag ina-RPM nyo, liliwanag yung ilaw. Lumilingas. Kaso nga lang, pag sobrang taas ng RPM, napupundi ang bumbilya. Yan ang ano. Kasi, tumataas yung voltahe, yung amperahe dito, yung current. Kasi yung neutral na to, ito yung galing sa stator. So, yun muna guys yung ating unahin pag-check. Pero pag naayos lahat yun, pag na-check ko yung meron field, okay neutral, tapos may nakumarga, ibig sabihin, alternator may problema. Pero pag nirekta nyo rito, at lumakas yung karga, ibig sabihin may problema yung AVR. Kulang sa adjust, okay, palitin na. Yun ang pag-check. Pero pag walang failed, so kailangan alternator ang may problema na nun. Kasi baka put-put na yung carbon brass o kaya yung rotor ang may problema. So, okay na, nakuha nyo na. So, dito tayo mag-proceed sa alternator sa actual. For example, for halimbawa, mahina kumarga, ibig sabihin, may problema itong alternator. So, saka tayo magtatanggal dito. O kaya, baka luwag lang yung belt.
Kaya kailangan lang higpitan para tumaas yung charging. Pero pag nagpitan nyo na at wala pa rin, ibig sabihin ito tayo sa alternator na ang may problema. So bali ito yung alternator kasi natin. Bali dalawang wire lang lumabas pero yung isa naka-negative na siya. So switchin natin yung failed. Sinasabi ko kanina, failed. Yan. Lalagay ko to sa negative, itong negative na isa. So, pag-check ng failed, guys. Yung sabi ko kanina, parang nag-algo yung kulay blue sa kapula. Ito, bali itong wire to failed to eh. Yan o. Yan o. Yan ang failed. Pag may problema yung ano, pag may problema yung rotor, okay, grounded yung rotor, pag isang hibla ng wire na to, yung isang piraso lang ito, yun o, isang piraso. Pag may problema yung rotor, babaga yan eh. Pag kinayaan siya nakaganyan, bumabaga ito. Pag bumabaga yan, pag umiinit, ibig sabihin may problema yung rotor, yung rewind. So ito wala namang problema yan. Ito neutral, wala ito. Ito yung itim, neutral to eh. Wala yan kahit anong supply. So bali ito yung main natin, main ng alternator. Ito yung galing sa battery. So bubusan ko itong alternator para ma-check natin kung tuturo ko rin sa inyo kung paano pag-check nito sa loob. Tuturo ko sa inyo. Check natin isa-isa. Para for example, di halimbawa na-check nyo na nirekta nyo na to, nilagay nyo to ng positive or supply, so mahina pa rin ang charging nya, ibig sabihin ito na ang may problema. Ang problema nun ay kung hindi diode ay stator. So bubusan ko to. So ayan, paklas ko na. So ngayon ang gagawin natin, for example, mahina siyang kumarga, kaya walang failed. Yun na lang, wala siyang failed. Ang failed kasi na yun, ay dito nakatapat yung, ito yung slip ring, ito yung rotor. Dito na pa tukod yung carbon brass. Itong carbon brass na yun, ito. Yung carbon brush na yan. Sabuhayin ko ang ilaw. So, ayan. Ito yung carbon brush. Yung isang carbon brush nakalagay dito sa field. Nakalabas yan. Tapos, yung isang carbon brush ay nasa body ng alternator. Kaya yung naka-ground siya. Naka-negative. So, for example, wala... Pagbukas natin, mahaba yung carbon brass, tapos wala siyang failed, walang spark. So, bali, ito yung agad-agad yung chicken natin. So, kung may tester kayo, gamit kayo ng multimeter. So, may makuha tayong ohms dito, yung resistance. So, nasa 3 pabago-bago, so 2.8 ang resistance niya, ang reading. Dapat kung walang problema ito, dapat hindi siya, wala siyang resistance sa katawan ng alternator. Pag meron kayong, pag yan binasa niya na meron, pag may reading, pag may resistance, ibig sabihin may problema yung rotor, yung rewind. So ito wala, kabilaan wala. Pag itong dalawang slip ring ang chinik mo, meron. Babago. Kanina nag 2.0 diba something, bababa. So, yan siya. So, ang pag-check naman, kung wala kayong multimeter, so ang pag-check naman sa battery. So, ganun din. Check-checkin nyo ito.
yung kabila ay gamit kayo ng ito yung battery natin eh. Positive, negative. Tapos chichikin nyo ito. Ayoko mga ito. Yan, chichikin nyo yan. Kumuha kayo ng isang hibla ng wire. Yan. Tapos, yung kabila, ilagay nyo sa kabilang side ng slip ring. Tapos, yung kabila ay spark nyo. Yan na. So, nagkukulay. Green. Pero nagpapangagaw yung yan na. Yan. Tapos, dapat, hindi siya babaga. Tulad sabi ko kanina, hindi siya babaga. Yan na. Pag bumaga yan, ibig sabihin may problema yung windings. Yung rotor rewind. So, ibig sabihin, okay itong stator natin, yung rotor natin. So, ganyan ang pag-check. So, tapos naman, sa diode naman tayo. So, gagawin natin sa diode, tatanggalin natin ito, kasi for example, mahina yung karga. Mahina sa mag-charging. So, pag mahina ang charging kasi guys, ang problema niyan ay kung sunog ang stator o kaya may punding diode. So, pag tayo makasigurado, kakalasin natin ito. O kaya pwede naman ating bivisual na titingnan kung mayroong sunog itong stator na to. Pag ubibasan yung kulay ito, kanyang tayo, kulay pula. Diba, may balot pa siya. Pag kinikulay, itim siya. Ibig sabihin, may tama na itong stator. So, para makasigurado tayo, alisin ko itong stator natin. So, kailangan nyo lang dito guys, may panghinang. Kailangan nyo ng panghinang. So, kailangan panghinang may medyo mataas-taas ang wattage. Para medyo mas mabilis siya. So, pangitin ko lang muna to para matanggal natin yung hinang na yan. Kasi nakahinang yung stator na yun eh, yung sa diode. Nakajumper sa diode. So, para ma-check natin itong stator kung okay. So, ating pag-iwahiwalay nitong wire na yan na nakakabit doon para ma-check natin kung wala siyang tama para dito. Tapos mamaya check natin yung diode. So, habang pinapainit natin guys, kakalasin ko muna ito. So ayan, ito yung ating kakalasin mamaya. Kasi ito yung dati itong IC type, so kinumbert ko lang sa voltage regulator. Yung kabila ng dulo nung ano, yung kabila ng carbon brass dito, yung kabila ay nasa body ground. Kinabit ko. So, pagtanggalin ko mo ito guys, hiwalayin ko muna itong ano, paghiwalayin ko muna. So, ayan. Ayan, paghiwalay ko na.
Tapos ito, paghiwalay nyo rin. So ayan, yung para sa neutral, paghihiwalay nyo rin, kasi ito double siya eh. Paghihiwalay nyo tapos, chichikin nyo rin kung hindi sila magkadikit-dikit. Kasi yung, ito kasi para sa ano eh, ito yung galing sa diode, itong tatlo. So yung tatlo naman papunta, bali yung dulo ng sa may diode pumunta, pumunta rin sa neutral, ipinagsasama ko pag nag-convert kasi kayo, sasama nyo yan eh. So, checkin din yan kung mayroong continuity. Sa continuity naman tayo. So, dapat, ang test lamp nyo ay sa, nakasitting din sa continuity. Ay, yung test lamp, sorry, yung tester, multimeter. So, yan. So, dapat, wala silang contact. Magkakaroon ng contact dito sa kabilang ito. So, yan. Ibig sabihin yung dulo nito, ito. Itong isa. Yan. Yan. Diba? Ito. Ito naman. Yan. Dapat hindi sila magkadikit sa kabila. Wala. Yung dulo-dulo lang mayroon. Yan. Yan. Dapat wala rin sila dito kontak sa katawan ng sa bakal na to. Wala rin. Kahit ilipat mo sa ohms, dapat wala siya. Wala rin. Wala rin siyang resistance. No. Wala kang resistance na makukuha. Yan, 0.1 ohms. So, dapat wala rin siyang resistance. Wala ka rito makuha resistance. So, ibig sabihin, pag ganun ang sistema, so ibig sabihin, okay yung ating stator. So, okay ito. Yung stator natin. So, wala namang sign na sunog. So, okay siya. So, ang next natin gagawin, pag-check naman ang diode. Kaso nga lang, pag-check rin ang diode, pag-ihiwalay natin ito. Magkabilaan, tig-isa. So, ang gawin natin, ito lang ang paghiwalay natin itong jumper na to. So, medyo mahirap siyang ipaghiwalayin. Pero mahirap siyang paghiwalayin, guys. Pero kaya siyang palitan ng diode. Yan ang diode niya. So, yung diode, wala naman siyang putok o kaya hindi naman siya pumutok. Kasi ang diode, makita yung diode pag may problema, ang puno na ng diode na to, meron siyang makitang parang soldering, ganito. Yung lead na parang namumuti-muti. Ibig sabihin nyo na pumutok yun. Ibig sabihin nyo nang sira o pundi. So, bali, ang magka-jumper kasi nito, yun eh, positive-negative. So, bali, ito yung side na to ay, side na to, positive. Ito yung side ay negative. So, ganito lang ang chichikin natin. Gamit tayo ng multimeter ulit, tapos ating isit sa diode. Yan, nakasit sa diode tayo. So ang gagawin natin, ito yung positive side na to, itong itaas, ito yun eh, ito yung positive side eh, ito, itong positive side dapat wala, ano yun eh. So nakapositive yung ating probe test. So lipat natin. Pagpapalitin natin. Yan. May reading doon.
Yan. Ito yung positive. Yan. Okay yung positive na diode. Kasi kung pag binaliktad mo ito, pag ito yung mo sa positive ulit, dito sa may terminal na ito, kasi dito yan, ito yan eh. Kung mayroong reading yan, kung may pag pumalo yun, ibig sabihin may problema yung diode. Okay, maalin, pag binaliktad mo rito, ito, binaliktad mo to, tapos nilagay mo rito, pag hindi pumalo, sabihin, may punding diode, pumutong diode. So, okay yung ating positive na diode. So, sa negative naman tayo. Ito yung negative eh. Ito. So, sa kabila ako. So, ito yung negative natin. So, ating ilagay sa probe test yung negative din sa baba. So, ito yung chicken din. So, wala. Sabi-sabihin, okay. Kasi kung minsan, pag yan ito, may gagalaw o kaya may reading, may resistance doon makakuha. So, ating papalitan itong probe test. At ilagay ito sa negative side. Tapos, itong probe na ito, may negative sa taas naman. So, meron siya. Yan. Yan. Sabihin, okay itong ating diode. So, walang problema. Yan lang kasi pag-check guys sa ganong sistema. So, pag may pumutok, pag may walang reading, so ibig sabihin may problema ang diode. Pag ganun ang pagmahina ang charging, ganun lang ang problema ang diode o kaya stator ang may problema. Kung wala namang failed, so kung wala namang failed na lumalabas, ang problema ay carbon brush o kaya ay kaya itong rotor ang mga problema nun. Yun lang guys, yun ang masishare ko sa inyo. Sana mayroon kayo nakuha ang konting idea sa konting na-share kong tutorial para sa inyo.